Magandang gabi po sa inyong lahat. Palagi po akong nakikinig sa inyong mga kwento. At may kalahating taon na rin po siguro akong nakasubaybay. Ang kwentong ibabahagi ko ay karanasan mismo ni nanay at ng kanyang kapatid. Nangyari ito doon sa kanilang probinsya. Nang una kong marinig itong kwento na to, noong bata ako, ay talaga namang nagulat din ako. Dahil hindi ko iyon inaasahan. Ang pamilya nila nanay ay taga Iloilo pero hindi sila doon ipinanganak talaga. Lumipat lang sila doon. Kung kaya doon na sila lumaki at nagkaisip. Nakatira talaga sila dati sa karating lalawigan na kilalang kilala pagdating sa usapang aswang. Isa ito sa dahilan kung bakit napilitan silang lumipat sa Iloilo. Kwento ni nanay. Minsan ay naglalaro sila ng kanyang kapatid doon sa kanilang bakuran. Mga 9 na taong gulang daw siya noon. Nang may biglang dumaan na isang babae. At natigilan silang magkapatid nang mapansin nilang bigla itong minto sa kanilang tapat. Dahan-dahan silang napalingon sa babae at nagkatinginan silang magkapatid. Nakapwa sila nagtataka kung sino yung babae at bakit ito naroon. Nakatitig lang ito sa kanila at wala namang sinasabi. Kaya mas lalo silang nawirduhan at natakot. Idagdag pa yung kakaibang ayos at suot nito. Nakasuot ito ng mahabang damit na kulay itim. Magulo ang kanyang makapal at buwagag na buhok. Na parang hindi ito nagsusuklay. Dahil doon ay nag-uunahan silang pumasok na magkapatid ng kanilang bahay. Sila lang pati dalawa ng kanyang kapatid ang naroon noong mga oras na yon. Kaya isinara nilang mabuti ang pinto at bintana ng kanilang bahay. Nagkulong silang dalawa sa loob. Pero nilakasan ni nanay ang kanyang loob at sinilip sa butas kung naroon pa ba yung babae. At nakahinga siya ng maluwag nang hindi na niya ito makita. Pero minabuti nilang dalawa na wag na munang lumabas hanggat hindi pa dumarating yung kanilang mga magulang. Yun ang unang pagkakataon na nakaramdam sila ng ganong klaseng takot. Yun din ang unang pagkakataon na nakaranas sila ng ganong pangyayari ng magkapatid. Nung nag-aaral na sila sa mataas na paaralan, ay kinailangan nilang umupa ng bahay malapit doon sa kanilang pinapasukan. Dahil nung mga panahong iyon, ay iilan pa lamang ang mga paaralang nakatatag sa buong probinsya nila. At malayo ang paaralan na kanilang pinapasukan sa kanilang tirahan. Kaya napilitan silang umupa. At tuwing Biyernes sila ng hapon umuwi sa kanilang bahay. At may malaki silang problemang kinakaharap nung nag-aaral. Dahil mababa ang tingin ng mga tagabayan sa kanilang mga tagabukid. Kaya lagi silang napagbubuntunan at napagdidiskitahan ng mga ito. Lalong-lalo na ang kapatid ni nanay. Lagi itong binubuli
sa kanilang paaralan. At kapag umuwi sila, ay madala silang inaabutan ng dilim sa daan dahil sa layo. Minsan, isang Biyernes yon ng hapon nang umuwi sila sa kanila. At habang naglalakad silang magkapatid, ay hindi nila maiwasang hindi mapalingon sa kanilang dinaraanan. Dahil pakiramdam nilang magkapatid ay mayroong sumusunod sa kanila. Kaya nagmadali sila. At yung paglalakad na kanilang ginagawa ay medyo sinasamahan na nila ng takbo. Di nagtagal ay bigla na lang lumakas pati ang pag-ihip ng hangin. Na lumilika pa talaga ito ng malakas na tunog dahil nasa bandang itaas na sila ng bundok. Sabi pa ng nanay ko, ramdam niya nung mga sandaling iyon na may mangyayari talagang hindi maganda. Dahil kinikilabutan na siya na pati yata yung buhok niya sa gawing bato ay nagtatayuan na. Hanggang sa bigla na lang nakarinig siya ng malakas na kalabog. At nang lingunin niya ang kanyang kapatid ay wala na ito. Inilawan pa niya ng hawak na flashlight ang paligid pero hindi na niya ito nakita. Dahil sa tindi ng takot na kanyang naramdaman, kahit ayaw niya sanang iwan ang kapatid, ay napatakbo na siya ng mabilis. At malayo pa siya sa kanilang bahay, ay panay na ang sigaw niya ng tulong. Kaya sinalubong na siya ng kanyang mga magulang sa daan. Nagtaka sila kung bakit nag-iisa lang siya. Kaya kahit umihingal pa ay kanya nang isinumbong sa kanila yung nangyari. At nagmamadali na silang bumalik. Pagdating nila doon ay nakita nilang kapatid ni nanay na nakatayo sa may gitna ng daan. Hindi ito gumagalaw at parang wala sa kanyang sarili. Laking pasalamat naman ni nanay at ng kanyang mga magulang dahil walang nangyaring masama sa kanyang kapatid. Kaya lang, kahit anong gawin nilang pagtatanong dito, ay hindi nila ito makausap. Kahit nga nasa bahay na sila, ay hindi pa rin ito umiimik. Ilang beses pang sinubukan ng kanilang mga magulang na tanongin ito tungkol sa kung ano talaga ang nangyari sa kanya pero hindi talaga ito sumasagot. At palagi lang nakatulala na parabang hindi sila nito naririnig. Hanggang sa sumuko na mismo ang kanilang mga magulang. Nag-usap ang kanilang mga magulang at nagpasya na hayaan na lang munang makapagpahinga ang kapatid ni nanay. Bali mahigit isang linggo na natiling ganon ang kapatid ni nanay. Kaya hindi na lang rin muna siya pumasok para mayroong magbantay at mag-asikaso sa kanyang kapatid kapag wala ang kanilang mga magulang. Abala kasi ang mga ito sa kanilang gawain sa araw-araw doon sa bukid. Minsan, nang pakakainin na ni nanay yung kanyang kapatid, ay nagulat na lamang siya nang wala na ito sa kanilang silid. Kaya bigla siyang kinabahan. Kaagad naman niya itong hinanap pero hindi niya ito matagpuan. Natakot bigla si nanay. Nag-alala kasi siya na baka kung ano na ang nangyari dito. At siguradong mapapagalitan siya ng kanilang mga magulang. Lumipas pang ilang oras hanggang sa inabutan na siya ng hapon sa paghahanap. Ilang oras na lang ay uuwi na ang kanilang mga magulang. Abot-abot na ang kanyang kaba. Sigurado kasing malilintikan siya. Kaya habang hinahanap niya ang kanyang kapatid, ay naluluha na siya. Di niya maiwasang maiyak na pero
biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Nang makita niyang naroon ang kanyang kapatid at nakaupo sa kanyang balkonahe. Pero tulala pa rin ito. Kinausap niya ito at tinanong kung saan nagpunta. Pero hindi ito sumagot. Hindi pa rin ito kumikibo. Sinamahan niya at inalalayan ito papunta sa kanilang kwarto at pagkatapos ay kanyang dinalhan ng pagkain. Naisip niya kasing marahil ay gutom na ito. Laking pasasalamat niya talaga at bumalik din ang kanyang kapatid. Nang kanya na itong susubuan ay nagulat siya nang bigla itong tumingin sa kanya. Natigilan si nanay dahil naninibago siya at nagtataka sa mga ikinikilos nito. Dahil pagkatingin nito sa kanya ay hindi na ito muli pang gumalaw at hindi man lang kumukurap. Sa takot ni nanay ay naluha na naman ito at naitanong sa kanyang kapatid kung ano raw ba talaga ang nangyayari dito. Napayuko na lang si nanay na umiiyak. Maya-maya ay narinig niya itong biglang nagsalita. Wala raw siyang ganang kumain. Kaya gulat na gulat si nanay at kaagad na napatingala. Sa wakas ay nagsalita na ito. Wala siyang mapagsidlan ng kanyang tuwa. Kaya nang sabihin nito na nais na niya magpahinga at matulog, ay kanya na lang inayos ang higaan nito at hinayaan. Pagdating ng kanilang mga magulang, ay kaagad niyang sinabi na nagsalita ng muli ang kanyang kapatid. At natuwa naman ang mga ito. Nang mga sumunod na araw, ay nakakausap na nilang muli si Tino. At unti-unti na itong nanunumbalik sa dati. Pero sabi ni nanay, may mga pagkakataon pa rin na bigla na lang itong natutulala at umaakto ng kakaiba. Ramdam ni nanay na hindi na ito yung dati niyang kapatid. Na para bang pinipilit lang nitong itago ang tunay na sarili sa dati niyang pagkatao. Minsan nga ay nagulat na lang si nanay nang makakita ng mga estudyanteng nagkakagulo at nagtatakbuhan. Wala siyang kamalay-malay nang pinagkukumpulan pala at pinapanood ay yung ginagawang pakikipagsuntukan na ng kanyang kapatid. 5-1. Di magkamayaw ang mga nanonood na mag-aaral sa kanila. Nalaman lang niya na isa na pala ang kanyang kapatid sa pinapanood ng mga estudyante doon. Nang kanyang marinig ang pangalan nito na isinisigaw ng mga nanonood. Kaya napatakbo siyang bigla. At kitang-kita niya kung paano nakipagsabayan ang kanyang kapatid sa mga kalaban nito. Kaya nagtaka talaga siya kung saan ito kumukuha ng tapang. Bakit ang lakas ng kanyang loob? At bakit parang hindi lang yata ang loob nitong malakas, kundi pati na rin mismo yung ginagawa nitong pagbira sa kanila? Malalakas na suntok at sipa ang mga pinapakawalan nito. Kaya ilang salpukan pa lang ay duguan na ang muka ng mga kalaban ng kapatid ni nanay. Nakapag tinatamaan ang kanyang sipa ay talaga namang kumakain ng alikabok at gumugulong. Hanggang sa ang mga kalaban na rin niya mismo ang sumuko sa kanya at iniangat ng mga ito ang kanilang mga kamay. Rinig na rinig ng lahat ng sabi ng mga ito na hindi na sila lalaban. Nanangako pa nga ang mga ito na hindi na uulit. Kahit paano ay nakaramdam ng tuwa si nanay para sa kanyang kapatid dahil sa kaya na nitong ipagtanggol ang kanyang sarili. Pero kasabay din noon ay ang pag-aalala para sa kaligtasan nito.
Naisip niya kasi na baka naman tambangan ito at traidor rin. Kaya nilapitan niya ito at pinagsabihan. Pero maikli lang ang naging tugon nito sa kanya. Ginawalan daw niya kung anong sa palagay niya ang tama at bumalik na ito sa kanyang silidaralan. Naiwan namang tulala si nanay at napaisip noong mga oras na iyon. Dahil ibang-iba na talaga ang kanyang kapatid. Hindi na ito tulad nun dati na isip bata. Pero yung kinakatakutan ni nanay ay biglang nagkatotoo. At wala sa hinagap niya na ganun pala kalala ang problema at gulong kinasangkutan ng kanyang kapatid na si Tino. Dahil ang tumambang sa kanila ay hindi basta-basta. Pauwi na sila noon sa bahay na kanilang inuupahan. Masaya pa nga sila nagkukwentuhan habang naglalakad sa daan. Nang bigla na lang may sumulpot sa kanilang harapan. Na mga ilang hakbang lamang mula sa kanilang layo. At naroon ito mismo sa gitna ng kanilang daraanan. Figura lang ang tangi nilang nakita dahil medyo madilim na at itim lang ang kulay na tangi nilang nakikita. Kaya natigilan sila magkapatid at nagkatinginan. Hinawakan ni nanay ang kanyang kapatid at bahagyang hinawi para papuntahin sana sa kanyang likuran. Pero bigla itong humakbang sa kanyang harapan. Kung kaya, siya ang napunta sa likuran nito. Di nagtagal, ay bigla silang napalingon. At nakakita sila ng dalawa pa. Nang ipinagtaka ng todo ni nanay ay yung para ng pagtayo ng mga ito. Kakaiba ang ginawang pagposisyon ng mga ito. Na para bang mga aso sila. Pero nagsisimula pa lang ang lahat. Dahil lang unti-unti nang lumapit ang mga ito, ay doon na talaga nahayag kay nanay yung totoo. Kung ano talaga ang mga ito. Napatakip na lamang si nanay ng kanyang mukha dahil sa sobrang pagkabigla at pagkatakot. Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita noong mga oras na yon. Na parang hindi siya makapaniwala na nangyayari ang mga bagay na yon. Pero mas lalo pa niyang ikinagulat ang sumunod na nangyari. Dahil nang kumilos na ang mga iyon papunta sa kanilang direksyon, ay napansin ni nanay yung mabilis na naging pagbabago sa braso ng kanyang kapatid. At ilang sandali pa ay tuluyan ang tinubuan ng mga balahibo. Nakita ng dalawang mata niya kung paanong tumubo ang mga balahibong iyon sa iba't ibang parte ng katawan ng kanyang kapatid. At sa isang iglap ay nakita niyang nagpagulong-gulong na ang mga ito habang yung isa naman ay nanatili sa kanyang harapan at tila ba pinagmamasdan at binabantayan siya. Pero alam niya na sa ayos pa lamang noon anumang oras ay susunggaban na rin siya nito. Kaya dahan-dahan na siyang napaatras. Naisipan niyang tumakbo pero bigla na lang lumundag yung aswang sa kanya. Kaya napapihit na lamang siya sa kanyang kaliwa at isinalag ang kanyang dalawang kamay sa ulo at mukha. Pero wala siyang naramdaman. Ang narinig niya ay yung tunog ng isang nasaktan. At nang ibalik niya ang kanyang tingin, ay nakakita siya ng isang tao na nasa kanya ng harapan. At nang lumingon ito sa kanya, ay nabigla si nanay. Dahil iyon yung babae na nakita nila noon na magkapatid. Mabilis ang mga naging pangyayari. Makalipas pang ilang sandali, ay nasa harapan na ni nanay yung kanyang kapatid at yung babae. Habang yung mga aswang na tumambang sa kanila ay nagtakbuhan na. Nalaman niya nung huli na kanila palang lola ang babae
at ito ang nagbigay ng kakayahan sa kanyang kapatid sa pamamagitan ng pangahawa dito. At nalaman din niya na aswang pala ang isa sa nakalaban ng kanyang kapatid. At iyon na nga ang nangyari. Matapos mabugbog ng kanyang kapatid, ay nagsumbong kung kaya sila tinambangan. Ang malas nga lang nila dahil laging nakabantay ang kanilang lola sa kapatid ni nanay. Pagkat kanya itong inaalalayan pa rin kahit malakas na. May lahing aswang pala sila nanay pero hindi iyon tinanggap ng kanilang ina. Pero maluwag namang tinanggap ng kanyang kapatid. At kaya pala ito madalas na nawawala noon ay kasama nito ang kanilang lola at siya ay inihanda. Tinanggap ng kanyang kapatid ang inaalok ng kanilang lola na pagiging aswang dahil ito ang nakita niyang tanging solusyon sa kinakaharap nilang problema. Pagkat sawaan na ito na palagi na lang inaapi. Pero matapos ang pangyayaring iyon ay hindi na muling umuwi pa sa bahay nila ang kapatid ni nanay. Tuluyan na itong sumama sa lola nila. At hanggang sa mamatay na lang si nanay ay hindi na sila nito muli pa nagkita. Sa pangalang Felipe. Kasalukuyan nagtatrabaho pa rin ngayon dito sa ibang bansa. Nais ko lang ibahagi yung aking naging karanasan nang minsan magbakasyon ako sa aming probinsya. Yun yung unang bakasyon ko pagkagaling ng ibang bansa. Nag-stay muna ako ng ilang araw sa amin doon sa Maynila bago ko naisipang magbakasyon para naman mabisita ko yung aking mga lolo at lola pati na yung mga pinsang ko at paborito kong tsuin na kapatid ni nanay. Dala ang mga pasalubong ko para sa kanila ay bumiyahe ako. Tawid dagat ang probinsya nila nanay. Naghihintay pa lang ako doon sa pier para umakyat ng barko ay may napansin akong isang magandang babae na pumuesto sa harapan ng kinauupuan ko. Pero nung mga sandaling iyon ay may kasama siya na naisip kong marahil ay iyon yung kanyang boyfriend. Kaya hindi ko na ipinagpatuloy pa kung ano man yung nasa isipan ko nung mga oras na iyon. Halos may git isang oras pa akong naghintay doon sa terminal. Nang sa wakas ay tinawag na rin ang aming barko at pinasakay na kami. Nang nasa barko na ako ay mabilis ko namang nahanap yung numero nung teras na hihigaan ko. Habang inaayos ko ang aking mga gamit ay medyo nagulat pa ako nang makita ko yung babae na naroon sa aking tapat. At iniayos nito ang kanyang mga gamit at naupo. Nakaramdam ako ng saya pero bigla ring nawala iyon nang maalala ko yung lalaki na kasama nito. Na aking ipinagtaka pagkat di ko na iyon nakita. Kaya naisip kong marahil ay inihatid lang siya noon. Makalipas pa ang ilang sandali ay narinig namin ang tinig ng opisyal at sinabi nitong aalis na ang barko. Kaya pinababa na ang mga hindi pasahero. Pumunta ako sa gilid ng barko upang sumilip. Nakagawian ko na kasi iyon nang bigla kong napansin yung babae na sumunod at sumilip din na nasa akin siyang tabi. Bigla ako nakaramdam ng kaba.
Napansin kong bumilis na bigla yung pagtibok ng puso ko. Napasulyap ako sa kanya. Ngunit hindi ito nakatingin sa akin. Abala siya na nakatitig doon sa pier. Nang nakaalis na ng tuluyan ang barko, ay bumalik na ako sa aking pwesto. At ilang sandali lang ay nagbalik na rin yung babae na halos magkasunod lang kami. Pag-upo niya, nang mapasulyap ako sa kanya, ay nagtama yung aming mga tingin. Ngumiti siya, kaya gumanti din ako ng ngiti. Hanggang sa unang pagkakataon ay narinig ko yung boses niya. Ang ganda ng kanyang tinig. Tinanong niya ako kung taga saan. Magalang naman akong tumugon at ibinalik ang tanong sa kanya. Nasumagot naman ito. Nagpakilala ako sa kanya. Tinanggap naman niya yung kamay ko. At sinabi din niya yung kanyang pangalan. Lisel ang pagpapakilala niya sa akin. Magkaharap kaming nag-uusap. Nang bigla niya akong sinabihan na tumabi na raw ako sa kanya dahil sa marami ang nagdaraan sa aming pagitan, kung kaya naiistorbo yung aming ginagawang pag-uusap. Medyo ikinatuwa ko naman iyon dahil sa makakatabi ko siya. Hinanap ko yung lalaking kasama niya. Sabi niya sa akin ay kuya niya iyon at magkasama sila sa trabaho. Napilitan umano siyang umuwi dahil sa pinapauwi siya ng kanilang ina. Nihaya ko si Lisel sa kantin sa ibaba, at matapos makabili ng inumin at pagkain ay umakyat naman kami sa itaas ng barko. Amin lang ipinakisuyo sa aking katabi yung mga gamit namin. Masarap pumesod doon sa itaas ng barko. Napakalakas ng hangin at napakalamig. Halos wala kaming tulog ni Lisel. Panay ang kwentuhan namin at para iyong walang katapusan. Mabilis kaming nagkapalagayan ng loob. Masarap din kasi siyang kausap. At alam kong ganun din ang nararamdaman niya sa akin. Hanggang sa makaramdam ako na lungkot. Nang marinig na namin ang malakas na pagbusina ng barko at sinabi ng opisyal na kami ay dadaong na. Pero hindi ko ipinalata iyon kay Lisel. Ayoko namang mag-isip siya sa akin ng kung ano-ano. Pero bigla ko siyang narinig na hinihingi yung number ko. Kaya akin namang ibinigay at humingi din ako ng kanyang numero. Sinabi niya sa akin na mag-text daw kami at magkita naman minsan. Natuwa naman ako nang aking marinig iyon at sumangayon. Magkasabay pa kaming bumaba ng barko, pero magkaiba na kami ng sinakyan na pampasaherong jeep. Minsan ko pa siyang sinulyapan pagkaupo niya sa jeep at kumaway na ako sa kanya ng pamamaalam. Nang bumaba ako ng jeep ay nakita kong nakaabang na yung ilan sa tiyuin at tiyahin ko kasama ang aking mga pinsan. Doon ako sa bahay ng lolo at lola ko tumuloy. Pagdating namin doon ay inilabas ko na mula sa lalagyan yung kanilang mga pasalubong. Tuwang-tuwa sila sa mga dala kong sorpresa. Tinext ko si Lisel. Inalam ko kung nakauwi na rin siya sa kanila. Pero hindi ito nag-reply. Naisip kong marahil ay abala pa ito, o kaya naman ay walang signal sa kinaroroonan niya. Pero umabot na ng sumunod na araw ay hindi pa rin ito sumasagot. Kaya napaisip na ako kung ano kaya ang problema. Subalit hinayaan ko na lang at inisip na marahil ay hindi na iyon interesado.
Naisip ko pa na baka noon lang yon nung magkasama kami, para hindi siya mainip. Napansin naman pala ako ng pinsang ko noong sandaling iyon. Kaya tinanong niya ako kung ano raw yung malalim kong iniisip. Kaya napilitan ako magkwento sa kanya tungkol kay Lizelle. Na sinabi kong nakakilala ako ng babae sa barko. Kinahapunan noon, mga pasado alas 5, ay bigla na lang tumunog yung cellphone ko. Nang aking tingnan, ay nakita kong may mensahe si Lizelle. At nang basahin ko, ay nagulat ako. Nagpapasundo ito at humingi sa akin ng tulong. Kaya nagtaka ako at di ko alam kung ano ang aking gagawin. Dahil sa hindi naman ako sanay sa mga lugar doon, ang pinakamalayo nga na narating ko kapag nagbabakasyon ako ay yung bayan lang. Kaya pinuntahan ko yung aking pinsan at kinausap. Pero agad niyang sinabi sa akin na wala na kaming masasakyan na jeep. Tinanong ko siya kung ano pa ang pwede namin gawin. Sinabi niya sa akin na manghiram na lang daw kami ng tricycle sa aming kamag-anak. Siya na daw ang magmamaneho at gasolinahan ko na lang. At umalis na nga kami. Pinuntahan namin yung tricycle at ipinahiram naman iyon sa amin. Pinabasa ko sa aking pinsan yung mga mensahe ni Lizelle. At alam niya yung lugar na puntahan. Yun nga lang ay malayong talaga. Nang naroon na kami sa sinasabing lugar ni Lizelle, ay ipinarada lang ng pinsang ko sa gilid ng kalsada yung aming sinakyan. At nilakad namin ang 100 na medyo paakyat. Hindi iyon sementado at maraming puno sa magkabilang gilid. Maya-maya ay may nakasalubong kaming 2 lalaki at 1 matandang babae. Magtatanong sana kami sa kanila kung saan ang bahay ni Lizelle. Pero naunahan nila kami at tinanong kung meron ba raw kaming nakasalubong na 1 babae. Na nang kanilang ilarawan iyon ay nalaman kong si Lizelle pala ang kanilang tinutukoy. Kaya kinutuban ako at hindi na kami nagtanong pa sa kanila. Sinabi na lang namin na wala kaming nakita at kararating lang. Nang makalampas na sila sa amin ay bigla nila kaming nilingon sabay tinanong kung taga saan at saan din umano ang aming punta. Mabilis na gumana ang isip ko at sinabing naghahanap lang ng mapupwestuhan dahil sa inabutan ako ng pananakit ng tiyan na sinenyasan ko ang aking pinsan sa pamamagitan ng tingin. Kaya lumihis na kami ng daan at nagkunyaring dudumi. Nang mapansin naming bumalik na ang mga naghahanap kay Lizelle, ay nagmamadali na kaming bumalik sa daan at tinungo ang tricycle. Ngunit laking gulat namin ng pinsang ko nang bigla na lang may malaking aso na tumamba sa amin. Buti na lang at nagawa naming makaiwas na nagtatakbo na kami pabalik sa kinaroroonan ng tricycle. Nakapagtatakang naroon ang matanda ng akin iyong lingunin na masama itong nakatitig sa amin. At kasama pa rin ito yung 1 lalaki. Pero natatandaan naming 2 lalaki ang nakita namin kanina. Kaya kinilabutan kami ng pinsang ko. Dahil sa naisip naming marahil ay siya yung aso at nagpalit-anyo lang. Tumakbo kaming mabilis pabalik sa tricycle. Habol ang aming mga hininga. Pagdating namin doon ay nagulat ako nang makita kong naroon na si Lizelle sa loob. At mugto ang mga mata nito
at takot na takot. Sinabi niya sa aming bilisan na raw at banda rin ang tricycle. Mabilis naman tumalima ang pinsang ko. Kanyang pinaharurot ang tricycle palayo doon. Nang bago kami makalayong tuluyan, ay narinig pa namin ang malakas na tinig na tinawag ang pangalan ni Lisel. Lalo namang pinilisan ng pinsang ko yung kanyang pagpapaandar sa sasakyan. Nang makarating kami sa bahay, ay nagulat ang mga taong naroon kung sino at bakit mayroon kaming kasamang babae. Ipinakilala ko si Lisel sa aking mga kaanak. Nung nagpapahinga na kami, ay nalaman ko mula kay Lisel na may lahi pala silang aswang. At yung isa sa mga lalaki ay ang nakatakda niyang mga pangasawa na hindi pa umano malayong kamag-anak. Third cousin niya ito na mula din sa angkan ng mga aswang. At kaya pala siya pinauwi ng kanyang ina ay upang isagawa na ang seremonya at isalin na rin ang pagiging aswang nito sa kanya. Ramdam ko ang takot sa tinig ni Lisel habang ikinukwento niyang lahat sa akin. Sinabi niyang tutol sila ng kanyang kuya na nasa Maynila sa mga gawain ng kanilang ina. Kinupkup po namin si Lisel hanggang sa sabay na kaming nagpa-Maynila. Natatandaan kong naharang pa kami ng mga pulis sa pier pagkat kinasuhan kami ng pinsan ko ng kidnapping. Pero naayos din naman kaagad pagkat mismong si Lisel ang nagpatunay na kusang loob siyang sumama sa amin dahil sa gusto niyang makatakas mula sa kanyang pamilya. Bago matapos ang aking bakasyon at bumalik sa ibang bansa, ay nagkamabutihan na kami ni Lisel at may nangyari na sa amin. Naging maayos naman ang aming relasyon. Kaya nang sunod na balik ko ay nagpakasal na kami. At ngayon nga po ay meron na kaming dalawang anak. Ang kwentong inyong matutunghayan ay mula sa mga tunay na pangyayari. Ipinadala rin ng isa nating masugid na tagapakinig na tatawagin natin sa pangalang Edwin. At ito ay tungkol sa mga naging karanasan ng kanyang lolo Edong. Ayon sa kanyang salaysay, ang kanyang lolo ay lehitimong tagapangasinan. Ngunit dahil sa hirap ng buhay ay napadpad sa kilalang lalawigan sa Western Visayas dahil sa pagtatrabaho. At doon na siya nakapangasawa at nagkapamilya. Kwento pa niya, noong ang lolo niya ay ikasal, tanging mag-isa lamang ito. Pagkat wala siyang kaanak na nakapunta dahil hindi nila kaya ang pamasahe pagkat kapos din sila. Matapos ikasal ay binigyan sila ng maliit na lupa ng kanyang mga biyanan na pwede nilang pagtirikan ng kanilang bahay. Nung una ay talagang nahirapan sila dahil walang regular na trabaho si Edong. Kaya kadalasan ay sa bukid siya gumagawa kasama ng mga magulang ng kanyang napangasawa. Mababait naman sila kahit yung kanyang mga bayaw at hipag. Nung bago pa lang siya doon ay madalas na niyang marinig ang ukol sa mga aswang. At minsan ay hindi niya talaga pinangarap na makaranas o makakita nito. Pero sadyang kung minsan ang buhay ay mapaglaro na kung alin pa yung ayaw mo, ay yun naman ang siyang nangyayari.
naganap ang una niyang karanasan tungkol sa mga aswang. Nung minsang yayain siya nung nakatatandang kapatid ng kanyang asawa, pagkat kaarawan nito, nagkatay sila noon ng isang kambing at naging masaya naman yung handaan. Ngunit nang magpapaalam na silang mag-asawa, ay pinaiwan si Edong ng kanyang bayaw at sinabing sila ay mag-iinuman pa. Kung kaya nauna nang umuwi ang asawa ni Edong. Mabilis na lumipas ang oras at nagkasarapan sila kasama ng ilan pa niyang mga bayaw at pinsa ng kanyang asawa. At nang maubos na ang kanilang iniinom, ay isa-isa na silang nagpaalam. Bit-bit ang flashlight ay lumakad si Edong pauwi sa kanila. Mag-isa lang siya, pagkat tanging sa kanila lang ang naiiba ng daan. Yung sa kanila kasi ay bandang sa ilaya, kung kaya nasa dulo ang bahay nila. Dahil sa dami ng kanyang nainom, ay ramdam niyang medyo susuray-suray na siya sa kanyang ginagawang paglalakad. May pagkakataon pa ngang napapansin niya na parabang hindi pantay ang daan. Pero malakas umano ang kanyang loob. Dala na rin ng espiritu ng alak. Nang nangangalahati na siya, ay mayroon siyang napansin na isang baka na nakahiga sa gilid ng kanyang daraanan. Kung kaya napahinto siyang sandali at kanyang pinagmasdan iyon. Medyo nagtaka pa nga siya kung bakit mayroong baka doon, dahil wala namang nagsusuga ng baka sa lugar na iyon. Napaisip siya kung sino kaya ang may-ari noon at bakit iyon nakahiwalay sa kanyang ina, pagkat kung laki lang ang pagbabasihan ay anak lamang ito. Nagpatuloy siya sa kanyang paglakad na hindi niya inaalis ang liwanag ng flashlight sa kanyang harapan. Nang biglang naramdaman niyang tumayo yung baka, kung kaya kanya uling itinapat ang liwanag doon. At nagulat na lamang siya nang biglang may tumamba sa kanya. Naramdaman kaagad niya yung bigat noon at agad siyang natumba. Hinampas niya iyon ng puluhan ng kanyang hawak na flashlight. Pero baliwala lang iyon at nakita niya yung mga ngipin noon. Nakakagati na siya. Iniharang niya yung flashlight. Gamit naman ang isa niyang kamay, ay nakadampot siya ng bato sa kanyang tagiliran. At walang tigil niya iyong pinukpok sa gilid ng ulo. At doon lang siya tinigilan ito. Umalis iyon sa pagkakadagan sa kanya at mabilis na naglaho sa dilim. Nung oras na iyon, bagaman hindi malinaw kung ano mismo yung kumubabaw sa kanya, ay nagkaroon na siya ng masamang kutob na marahil ay iyon na yung aswang na sinasabi nila na malimit niyang marinig sa mga kwentuhan. Biglang nawala ang kanyang lasing at talagang siya ay naimasmasan. Nagmamadali siyang umuwi sa kanila na dala-dala pa rin yung bato. Nang matanaw na niya ang kanilang bahay malayo pa, ay tinawag na niya ang kanyang asawa at nakita niyang pinagbuksan na siya nito. Agad niyang ikinuwento dito kung ano ang nangyari.
at nabakas niya ang matinding pag-aalala nito na napabulalas na buti na lang raw at siya ay nakaligtas. Ang sunod na naging karanasan ni Etong ay nung magtrabaho siya sa kabilang bayan. Tuwing hapon ay napapansin niyang may pumupunta doon na isang babae. At madalas niya itong mahuling nakatingin sa kanya. Isang hapon ay hindi na nakatiis pa si Etong at kanya itong nilapitan. Tinanong niya ito kung meron bang kailangan. Sabi nung babae, nais daw niya sanang humingi ng tulong para kumpunihin yung kanyang bahay pagkat nasira umano ang bubong nito. Nagpresenta naman si Etong at sinabing tamang-tama pagkat tapos na sila magtrabaho nung araw na iyon. Sinabi nung babae kay Etong na wala siyang pambayad. Pumayag naman si Etong at sinabing tulong na lang niya iyon sa kanya kung kaya wala siyang dapat na alalahanin. Maganda yung babae, maging yung hubog ng pangangatawan nito. Nalaman niyang hiwalay ito sa asawa. Isinama si Etong ng babae sa bahay niya at ipinakita kay Etong yung sinasabi nitong sira ng kanyang bahay. Mag-isa lang pala itong naninirahan doon at namumuhay. Inilabas ni Etong yung kanyang mga kagamitan at inumpisahan na yung gagawin. Ang babae naman ay nagtungo sa may kusina at nasulyapan niyang nagpadingas ito ng apoy. Maya-maya ay mayroon itong isinalang. Naglaga pala ito ng saging. Nang maluto ang saging ay lumapit sa kanya yung babae at sinabing kumain na muna. Yun lang daw ang tangi niyang maihahain kay Etong. Dahil doon ay nakaramdam ng awa si Etong sa sitwasyon ng babae. Muli niyang sinabi dito na wala siyang dapat na alalahanin pagkat lumaki din siya sa hirap at sanay sa mga ganong uri ng pagkain. Huminto munang sandali si Etong sa kanyang ginagawa at sabay silang kumain nung babae na magkaharap. Medyo nakaramdam bigla ng hiya si Etong nang kanyang mapagmasdang mabuti ang babae. Dahil ang ganda pala talaga nito, ang kinis ng kanyang kutis at bagay na bagay sa kanyang mukha ang napakahaba nitong buhok. Kaya napayuko si Etong. Ayaw niya kasing mahuli siya ng babae na nakatingin. Ngunit nang muli siyang mag-angat ng ulo ay nakita niyang nakababa na ang isang tali ng duster nito at halos lumabas na ang kalahating bahagi ng isang dibdib ng babae. Halos mabulunan si Etong ng kinakain niyang saging. Kaya mabilis niyang dinampot ang baso at nagsali ng tubig. Naramdaman niyang nanikip na rin ang kanyang pantalon. Bumilis na bigla ang pagtibok ng kanyang puso. May kung anong kaba siyang naramdaman. Maya-maya ay biglang tumayo yung babae at nakita niyang pumasok ito sa silid. Di nagtagal ay bigla siyang may naamoy. Ang tapang ng amoy noon na talagang nakakasulasok. Makaraan ang ilang sandali ay narinig niya yung babae at may gustong ipakisuyo sa kanya. Kung maaari raw pa ay kanya na rin gawin yung butas na naroon sa kanyang silid.
at pinapapunta siya nito doon upang kanyang makita yung butas. Nung pagkakataong iyon, ay mas lalo pang bumilis yung pagkalabog ng kanyang dibdib. Mabilis siyang tumayo at nagtungo doon sa silid ng babae. Pagbungad niya doon, ay nakita niya itong nakatayo na nangingintab ang katawan. At kitang-kita niyang wala na itong mga suot na panloob. Pagkat bumabakat na sa manipis nitong damit, nabasa ng kung anong ipinahid nito sa kanyang katawan. Parang natuklaw ng aasi Edong dahil sa kanyang nakita. Dahan-dahan siyang pumasok at lumapit sa babae. Nang magtama ang kanilang paningin, ay para siyang nabato balani na para bang hindi na niya maialis pa ang kanyang pagkakatitig sa magandang mukha nito. Nang nasa harapan na niya ito, ay agad niyang naramdamang hinawakan siya nito sa braso, habang yung isang kamay naman ay naramdaman niya sa kanyang likod. At kasunod noon ay dumampi na sa kanya ang mga labi ng babae. Mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Namalaya na lamang ni Edong na nakahiga na sila kapwa sa sahig. At habang tumatagal, ay napapansin niyang tila nagiging napaka-agresibo nito. At nararamdaman na rin niya yung mga kuko nito na bumabaon na sa kanyang likod. At hindi ito mapakali na talaga namang sobrang likot. Hanggang sa bigla siya nitong inibabawan. At doon ay nagulat siya, pagkat nakita niyang nag-iba ang mukha nito. At yung buhok niyang mahaba at tuwid ay nagtayuan na bigla, na animoy mga alambre sa tigas na nakabuwaghag. At nakita rin niyang patuloy itong naglalaway. Iniangat pa nito ang kanyang dalawang kamay na may mahabang mga kuko, at hahampasin sana si Edong sa kanyang mukha. Kaya mabilis niyang iniharang yung kanyang dalawang braso upang sanggain iyon. Nang mapansin niyang muling uulitin iyon ng babae, ay kanya nang hinawakan ng mahigpit ang isang kamay nito, at pagkatapos ay kanya iyong kinagat. Napasigaw ng malakas yung babae. Hindi niya talaga iyon tinigilan, hanggang sa magmakaawa ito at sinabing suko na siya at maaari na raw si Edong makaalis. Ngunit hindi naniwala si Edong. Hindi niya pa rin iyon binitawan, hanggang sa nagmamakaawa na itong umiiyak at nakiusap na tigilan na siya, na malaya na raw makakaalis si Edong, at humingi pa nga ito ng tawad sa kanya. Dahil doon ay tinigilan na ito ni Edong. Halos maputol ang isang daliri ng babae, na tanging balat na lang noon ang nag-uugnay. Mabilis na lumabas si Edong ng bahay nung babae, dala ang kanyang mga gamit. Kumari pa siya ng takbo dahil nag-alala siya na baka hindi maging tapat yung aswang sa kanyang mga binitiwang pangako. Pero hindi naman siya sinundan nito. Kinabukasan noon ay hindi na siya nagtrabaho at umuwi na sa kanila, na dahil naman doon ay mas lumakas na ang loob ni Edong pagdating sa mga aswang, na ang sabi pa niya, kung kaya nilang kumain ng tao, ay kaya rin naman niyang kumain ng aswang. Dito po pansamantala nagtatapos ang ating programa.
At sana po'y inyong nagustuhan ang kwentong ating itinampok sa pagkakataong ito. Sana po ay patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento. Maraming maraming salamat po at hanggang sa muli.